Next po, sa kalayaan. Hi, I'm Giorgio Panalita. Hello po. You've been around 10 years ago, and you've seen the rise of the power of social media. Madami na yung mga bagong bands who don't see the value of having a manager kasi they are emboldened by the fact na pag in-upload naman natin yan, it will find its own audience. But for you, as someone who has managers, anong advantage na nakita niyo? That's some of the new ones probably don't see. Well, in my opinion po kasi, ganyan rin po ang nag-start. Like, syempre college students, online, post lang, Facebook, YouTube pa lang time na. Pero with pagkaka-organize ng mga bagay-bagay to make you feel more official, from us handling everything, naging total shift po talaga when we got our management. Tapos parang mas powerful. Tsaka yun po, yung mga legal stuff. Oo, yung mga bilang mga batang, nung nagsimula kami, bata pa, hindi namin alam yung mga official stuff, yung mga, nawawala ako sa ano. Yung mga technical stuff, technicalities, yes. So there were things that we were taught as well by the management. And this is how you do this. This is how you present yourself. So malaki talaga ang ano. So we became more presentable to the industry. And syempre siguro ako ang madadagdag ko dun yung ano, yung ang difference siguro for me ng ikaw lang na, grabe naman talaga social media ngayon, but iba din talaga yung power na meron kang backup na mga pro na sa ginagawa nila. Iba yun. Kumbaga, magkakaroon ka talaga ng reach na sarili mo, siguro magkaroon ka ng sarili mong experiment na paano mo ipopromote yung sarili mo. And dahil nandiyan nga yung internet, madali na yun. Pero, kung meron ka pang mas, pro na nagbabackup sa'yo, iba yung magiging reach mo. Kaya, yun, sobrang saya namin na meron kaming dalawang power-ups. Saka ano rin, it's nice to have some people who have a different perspective. Yeah. Kasi they can also check you if sobra ka na. Yeah. If lumalaki na ulo mo. Yeah. Parang they're there to be helpful to you. My second question, what career advice did you get earlier that you're glad you did not follow? Parang kasi yung mga in-advice kasi sa amin, finalo na. Parang ang isa kasi sa mga nag-advise sa amin, sa totoo lang, for example, is Sir Monty ng Melis. Nung papasok pa lang kami sa PPL Entertainment noon, ang isa sa mga talagang tinanungan namin is si Sir Monty. And talagang sabi niya, go! Sabi niya, lalo nung narinig niya si Sir Perry Lansiga, which is sobrang laking pangalan din sa industry. So sabi niya, go! Diyan kayo, tama yan. Gumano siya. So, feeling ko dun sa question po na yun, parang wala kasing nag-advise sa amin, hindi namin sinunod. Yun po. Hindi nyo sinunod na buti na lang hindi nyo sinunod. Lahat sinunod niya. Opo, parang sinunod namin talaga eh. Kasi yun po yung mas panugrit mo. Pero pinag-usapan naman po muna namin. Oo, pinag-usapan namin. Yes. Nag-winaway po namin yung pros and cons. Yeah. Your last questions ko, paano magbago ang dynamic nyo as a group to each other? Paano mong nagbago? From 10 years ago. Siguro po ngayon mas parang mas pro o mas professional at mas siguro mas matanda na rin talaga kami mas sa priorities. Mas work-out na, hindi naro-naro lang. Yes so. Po, parang ganun. Parang, tsaka syempre dami na rin namin mga responsibilities sa mga personal life namin. So parang ngayon, hindi na talaga to parang dati kasi enjoy-enjoy lang. Ngayon parang talagang, tara!
gawin na natin ito, gawin natin ito. Tsaka yung, ano po siguro, yung time management namin. Dati kasi, parang pupunta po sa bahay namin, tuk-tuk, tapos... Tapos wala. Minsan, madaling araw. Ang aagulin ng madaling araw, tapos kumakain lang kami. Ngayon, pag makikita-kita po kami, parang talaga... Literal na tuk-tuk. Talaga may gawin tayo. So, yun. Tsaka yun, may fun pa rin naman pong mga biyaraan. Ang ito ko sabihin, mas maliwanag pa sa inyo na kapag final say siya yun. Kapag final say's arrangement siya yun. Pag sa say po kasi parang voting ano kami eh, lagi. Opo, democracy. Lagi po kami yun sa lahat. Opo, lagi kami yun. Tapos ang tiebreaker namin usually, pagka 2 versus 2, si Sir Perry yung tiebreaker namin. Nakalagyan na ni manager. Opo, yun. Opo. Hello. Okay, the last time that we talked to you, medyo binigyan po kami ng obligation na you'll be creating more songs. How far along are we in terms of releasing those songs that you mentioned? Na-release na namin yung isa actually last last year. So, meron na po kami mga na-release mga past few months and this year, siguro marami pa kaming mare-release na mga songs na dapat abangan. Naka-timeline naman. Throughout the year. Siguro mga 2 to 3 songs pa or kung kaya. Kanina medyo nag-hit din yung Cornerstone Management na parang they wanted you to also have some sort of an international career, international flavor, so that you'd be able to probably perform in other countries. Natatakot ba kayo about that perception? Ako naman po parang personally, hindi naman ako natatakot. Or challenged. Siguro yun po. Challenge, syempre, kasi ibang crowd, ibang, ano yun, iba pa rin yung ibang crowd. So, medyo, ano pa kami nun, hindi pa kami sanay sa international market. Pero, gusto namin pasukin yun, syempre. Kaya, excited din kami at the same time. What do you think, skill-wise, you lack? Like, isa-isa kayo, ano sa tingin niya yung kailangan yung pag-aralan? Ako po siguro, ako feeling ko po yung paggawa pa ng mga songs siguro na mas maraming fundamental, maraming mga ganun. Yun po siguro yung nilalak ko yun. Masyado ako po personally is masyado akong feelings dominated pag gumagawa. Ganun po ako. So ang feeling kong nilalak ko is yung technical, yung mga dapat na formula, yung dapat make it dito, baka sobra yung dito sa part na to. Yun po, sa akin. How about you? Ako po, siguro yung communication skills ko sa tao, yun. So, kasi hindi ko po kayang ma-express ng maigi yung sarili ko. Kasi mahihiyain po ako yun. So, hindi lang halata. So, yun po siguro sa akin. Lalo na pag nag-ibang bansa or ano. Yeah. So, yun po. How about you, sir? Time management. Yes. Kasi, ayun, Nabibisi tayo ngayon eh, kaya more on time management and communication na rin. Nabibisi po kasi siya sa Pero yan, mostly time management. And syempre, as a musician, you always want to get better. Yeah. You always want to improve. Kaya, improve my singing, improve my bass playing, and more mga technical stuff, like recording, and all that. Para rin makatulong sa... Step? Siguro po ano, communication skills ko. Kasi may yan po. Thank you. Napakasin niyo naman po. Yung po tayo. Pero, how do you plan to, like, solve that? Parang pareho kayo. Magkapatid po kasi kami nito.
usap na lang tayo. Hindi, siguro po ako na nakikita ko po. Baka more on, mas ma... pa... lumapalabas pa sila lalo sa bahay nila. Exposure. Oh, exposure sa mga mas maraming tao. Or maybe like a personality development workshop. Ah, pwede. Mga... dahil tumagagalan kami yung speech class. Ah, oo. Nakalish tayo. Pero wala. Cornerstone can help you. Thank you so much. Thank you. Nag-hire na kami ng mga social media managers namin. Ngayon, pumapasok na kami sa TikTok. Meron kaming mga TikTok posts and... Kumukulong ka? Yun, siguro mas magiging aggressive kami sa social media namin. Lalo na ngayon na meron kaming team na behind na talagang gumagawa ng mga ganun for us. Lalo nung ngayon, syempre, na meron pa kaming Cornerstone, meron kaming PPL. Kaya, grabe, sobrang feeling ko mas papalakasin talaga namin yung social media. Tsaka in the first place, that's where we started. Yeah, oo. Kaya, ano lang, tuloy-tuloy lang. Yun lang. Masa naman, if ever bigyan na kayo ng opportunity for acting, game din ba kayo? Ako po, game ako. Hindi ko lang mag-iisip. Ako, game ako. Kahit mamaray lang ako isang beses, okay na. Puno? Okay. Pakita lang ako, kapatid ni Bandol. Gusto pa rin. Ganun lang, okay na ako. Huwag lang po gawin kami Teletubbies. More on ano. Hindi, ang pangarap ko talaga more on nasa mga action ano. Tapos mababaril ako. Gusto ko talaga. Gusto ko mabaril. Pero hindi in real life. Last question ko na lang. Kinasider niya rin bang gumawa ng English songs para meron kong international market? Actually, meron po kami mga English songs noon pa po. And more on siguro ngayon, yung mga ginagawa kasi namin, medyo hindi namin naiisip mag-English songs. Pero knowing na yun nga, merong international market na nag-aantay. Siyempre, gusto din namin gumawa ng mga English songs. Lalo ngayon. Kasi may yung mga dati namin ano eh nakabangko na, so feeling ko mga bagong songs. Pero ano, contrary to that, okay na mag-play English songs for us, pero syempre dahil nga like yung mga ibang artists ngayon sumisikat naman internationally with Tagalog. Example ngayon yung Bini, yung lakas-lakas, oh, diba? Yeah. It's Tagalog. So parang I think same goal rin naman po na we have we make a song that's Tagalog or present. Or Taglish, pwede din. Taglish, pwede rin. Pwede din Konyo. International. Pwede din Konyo. Yeah, yeah, bro, you know. Hello po, good evening. Good evening po. My question po is for Stephen. Shout out lang. Para mag-ayon tayo. Hindi, kahit hindi po magkano, pwede sa mag-awar. And then, siguro po ang question ko, in general, kahit naman po sino. So, in your 10 years po na pagkasama po, pwede mag-share po ng major challenges na encounter po ng Zoom. Siguro yung, para sa akin personally po, ang major challenge talaga na pinagdaanan namin is yung pandemic. Yun po kasi talaga yung sobrang hindi namin inaasahan. And nung nagkaroon ng pandemic, that was feeling ko parang yun yung isa sa mga pinakamainit namin na panahon, tapos biglang nag-pandemic. So parang hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi ang parang pinaka-workflow talaga namin doon is every week, pupunta kami sa bahay nila, sa Cavite, to just make content. And nung nag-pandemic, hindi namin pwede gawin yun kasi may yung stock. Testing pa. May mga card, di ba? Hindi kami makakap-drive papuntang, taga-Antipolo ako. Taga-Antipolo siya. Nung time na yun, taga-Antipolo ako siya din. So, hirap kaming pumunta sa Cavite. So, ang nangyari, yung contents namin, tumigil. So, yun yung isa talaga sa pinaka-major siguro. Feeling ko, kahit sila, kahit sa inyo, yun talaga ang pinaka-major naming
challenge na nangyari na so far, okay naman, na-survive naman. Yung routine namin, the week. Oh, yun, yung na-break bigla. Na-break bigla, tapos parang, nung una, actually, parang relax. Ang nung una, parang ano namin napahinga. Sa wakas, makapagpahinga na tayo kasi tagal namin ginagawa yun. Tapos eventually, nung tumagal yung pandemic, parang 2 years na, no? Parang, uy, teka, ano namin? At least nagpasa na yun. At nagpasa na. And doon ka dyan na, nasa corners of the pen na kayo. Yes. And then next naman po, sir, na may talks po ba or looking forward po kayo na possibly po yung mga songs na gagawin ninyo maging theme song po ng mga teleserye and then movie? Kasi yun po yung parang like the rewind, di ba? Sila, yes. Mas tumitag po dahil dun sa pagiging theme song. Siyempre, that's always sobra. Been. Actually, meron po kaming mga ilang songs na nagamit sa yung isa sa isa film yung kung alam niyo po yung ang mga batang pause yun yung gusto ko na ipad meron po kaming pinagawa sa amin yun ni Sir Jonathan tama parang may isang composer sila tas kami yung nag-interpret ng mismong song tapos meron din kaming song naman na kinta naman ni Casey. Miss Casey Tandina. Yung title ng song, title rin ng teleserye. Yun, oo. Yun, Bagong Umaga. Kung alam niyo po yung Bagong Umaga. Yun po yung isa sa songs na nagamit sa teleserye. Teleserye. Ay, oo nga, no, baby. Oo, yun po. Sa Di Mahalata. Yung Di Mahalata na sa song. Thank you. Open po kami. Thank you and congratulations. Thank you po. Hi, Marco. Tanong ko lang. Well, for 10 years, di ba, ano na kayo, build na yung grupo ninyo. So, sa 10 years na yun, nagkaroon ba ng pagkakataon na, halimbawa, si drummer, si Steven, gusto naman niya mag-guitar, gusto naman, si ano naman, gusto niya mag-drums, or gusto niya naman, gusto niya mag-kumanta? Actually, meron po kaming ganung version ng Agsunta po. Agsuntok po yung pangalan na rin dun. Ikaw yung guitar doon, tapos ikaw yung guitar. Nag-bass. Ako nag-gitara. Oo, ikaw ang makakanta. May ganun. May ganun. Sinubukan na po namin. Oo. Parang huwag niyo talang pupakinggan. Kaya po ang sunod. Okay. Nag-stick pa rin. Oo. Pero may ganun po kaming version. Pagkasing siya. Pag ano, pagkasing siya. Oo. Next naman na question. Doon sa lahat ng mga naging covers niyo, ano yung mga naging pinaka-favorite niyo doon na kanta? And doon sa lahat naman din ng mga originals nyo, ano yung pinaka, kumbaga, ilalatag nyo talaga na yun yung pinaka-favorite? Siguro ako po sa covers, ang pinaka talagang nag-strike sa akin din yung cover namin po ng Mundo. Yun po, parang sobrang ano doon, parang para sa akin sobrang heartfelt ng pagkakagawa din namin doon. Tapos sa originals po, so far ngayon, ang pinaka-favorite ko talaga, dahil sobrang rakrakan ng dulo niya. Yung kung di na ako po. Yun po yung favorite ko. Ngayon. Kasi nag-iba-iba yung favorite ko. Paminsan-minsan. Iba po. Ako po kasi yung ano eh. Siyempre yung nadarang. Nadarang sa covers. Kasi, I mean, bukod sa yun yung swag na swag din kasi yun. Doon talaga yung sa originals, siyempre yung favorito ko ano doon. Sa huling pagkikita, if ano, kasi iba eh, bigat, iba yung bigat rin namin dun sa song niya. Saan po sa covers, bakit part 2 by Mayonnaise? Kasi idol po namin, well ako idol po Mayonnaise, tapos sa original... May drum solo ka dun, di ba? Parang kasi sa originals po, ano, pares kami ni Josh sa huling pagkikita. So, kasi masarap po rin. I think paborito namin yun kasi medyo swak yun. Oh, paborito namin ginagawa namin yun. Ako po, yung cover po, ano din, Mundo. Tapos sa original po yung latest namin, yung Ikaw. Okay, thank you. Thank you. We're down to our last three questions. If we have more done. Alright, thank you so much to our press. Palakpalan po natin. Thank you, folks. And can we have parting words? Isa po tayo. Oh, go. Ako muna. Thank you po sa lahat ng nag-effort pumunta po dito.
Thank you po, Cornerstone, PTL, sa inyo pong lahat, sa Agsuntech po, sa team po namin. Yun, sa inyo pong lahat. Sana po wala akong nakalimutan. So, yun. Yun. Thank you po. Yun nga po. Siyempre, thank you, Cornerstone, for believing in us and accepting us in your family. We're excited to work with you and have more success with you guys. And sabay-sabay tayo paakyat, hopefully. And yun, thank you siyempre sa mga team namin, sa inyo po, sa media that took time of your day to be with us. And we thank you po for our team, our Zoom team, sa SockMed namin, and sa mga nanonood sa live namin ngayon. Thank you very much for taking time for us. Yun po, thank you po, Cornerstone, PPL, sa press po, sa atmosfera po, thank you po, sa media, hello po. Ay, sa ano? Social media, hello po. Thank you po. Siyempre, all in all, gusto lang ito malaman. Una sa lahat sa manager namin, si Sir Perry, PPL Entertainment, and siyempre sa bagong pamilya na kumukup sa amin ngayon, kay Sir Erickson, kay Sir Jeff, sa Cornerstone family, maraming maraming salamat po sa opportunity na to. And talagang gagalingan namin. Makakaasa po kayo, talagang gagalingan namin. Tatapatan namin yung lahat ng kaya niyong gawin. Sana, sa abot pa namin, ng aming makakaya, tatapatan namin yan. Yung hard work, yung sipag. And siyempre gusto namin po salamat sa inyo lahat po na nandito ngayon sa press and sa team namin, Agsuntech team, and kay Bailey, sa team ng Cornerstone, maraming maraming salamat po. And siyempre sa atmosfera, maraming salamat po sa inyo for taking time for Agsuntech. Maraming maraming salamat po. Eh, siyempre, kay Lord. Maraming maraming salamat kay Lord dahil nandito kami ngayon. Thank you. Thank you so much, Jai, Mikhail, Josh, and Stephen. One last photo op, kayong hapag lang.